So ibig sabihin ng mga members natin kasi para may hint ako ah. Ibig sabihin, lalaki yung blessing expected nila sa pagbabalik ng kapa. Oo, kasi mayroong ano, mayroong mga month na hindi natin nabigyan, so madadagdag 'yon sa kanilang mga ano, sa kanilang mga at ano naman tama yung mga yung sinabi mo kanina na parang mayroong kadagdagang ayan, ano dahil dahil sa blessing ko, nila dahil love natin yung, sila kasi yung pag ano pagbalik natin mayroon nang ano mayroon nang medyo malaki-laki na yung mga ano mga blessings no mga matatanggap nila sa atin no so yun yung mga ano yung mga changes ba ng atin no may pagbabago pero changes o pagbabago yan for good kasi pagbalik natin kung ganun lang yung tinatanggap mo buwan-buwan magiging ano na yan yun naman talaga yung mga plano ko dati na talagang mag-i-increase na tayo kasi yung ating mga businesses, nag-ano na, kumikita na tayo. Okay. So, ang problema lang na ano tayo, na naputol na eh. No? Nakatulog lang tayo, tsaka gigising. Gigising tayo balang araw, di ba? At pagising natin parang si Wolverine ba nung namatay siya pagising niya hindi na maano ng bala no? nagiging ano na mas powerful na siya doon. So sa pagising natin mas powerful na tayo. Yun yung biyaya ng ating Panginoon na magiging bliss talaga ang kapa maliban na lang doon sa mga taong talagang medyo sinasabi ko na kanina as what I have said a while ago na matitigas yung mga ulo pero babalik pa naman yun lalambot yun dahil pagbalik natin sana na may matuto na yung ating mga members na kung anong sasabihin ko na talagang doon sila mag-skip doon sa sinasabi kong yun dahil yung mga plano ko naman hindi naman yung kapahamakan ang katunguhan puro yan in good no puro maganda yung mga plano ko pagdating ng panahon at pagbalik natin tingnan nyo mas malaki pa at mas powerful pa ang kapa pagbalik natin alam ko nagsipagpalakpakan na yung mga members din natin dahil excited na ay tatanong so, normal no kasi kahit naman nag-file ka ng kaso, wala na. Hindi mo, mag-file ako ng kaso para maibalik yung pera ko. Naibalik ba? Mm-hmm. Di ba? Wala naman. And it takes time. Matagal talaga yun. Oo. Mm-hmm. At magandang balita, dahil yung tatlo, no? Yung tatlo na nag-file doon sa Quezon City, nag-file na ng desistant. Ay, yung tatlo na nahuli na dapat humarap doon sa DOJ? Pastor, tama ko? Yung tatlo na yon nag-file na ng desistance? Yung tatlo na yun, nag-file na at nangingiyak-ngiyak pa sa pag-file nila dahil naawa daw sila sa akin na konsensya. Pero may ginawa ang Panginoon sa kanya, yung leader nila, nakaihi siya ng medyo nagkasakit siya ba, nakaihi siya ng dugo, kaya na-admit. Ah, kaya yun pala, ang buong akala ko hindi siya dumalo dahil nagkasakit, yung pala, nag-desistance na siya. Oo, nag-desistance. Baka yung dahilan, yung pagkakasakit niya, kaya nag-desistance. Okay, no, sabi ko kanina, tulungan natin ipagdasal na gumaling to, yun pala, totoo talaga nagkasakit. Tatlo talaga yung nag-ano na talagang nag-file ng desistance, Pastor. Nagsipag-atrasa na yung tatlo. Yung tatlo nga nagsipag-atrasa na, kayo pa magpa-file. Wala talaga. So, pinapasalamatan ko talaga. Pero yung nag-file, hindi ko talaga yung matanggap na pasalamatan. matigas yung ulo. So, yun nga, nakapagbagal sa ating proseso. Kung gusto po natin, na magiging matiwasay at mapadali yung ating operation, sana naman huwag kayong gagawa ng hindi maganda sa kapa dahil ako naman kahit ano naman yung ginagawa ninyo talagang open yung arms ko na tatanggapin ko pa rin kayo kahit kasi yun yung love ng Panginoon kahit anong klase kahit
gaano kapula yung kasalanan mo,